mahigit na 300 taon pagkaraan si Jesus ay mapako sa krus. At noon, Kristiyano na si Reyna Elena, samantalang ang asawa niyang si Emperador Constantius ay hindi Kristiyano. At noon nagpapaalam ang Kristiyanong Reyna Elena sa Emperador Constantius upang hanapin ang krus na pinagpakuan kay Jesus. Reyna Elena, mahal ko, sa kilos mo't paglapit, nahuhulaan ko, nakukulitin mo na naman ako, hindi ba? Esposo ko, Emperador Constantius. Reyna Elena, igigiit mo na naman na pahintulutan kitang hanapin at iuwi dito ang krus na pinagpakuan sa... Sino ba yon? Propetang Jesus? Tulad niyan, iiwan mo ang anak nating si Prinsipe Constantino pag naganap ka sa krus na yon. Kung mapabayaan niyang bata, paano na? Kamahalan, Emperador Constantius, nariyan ka naman at marami naman tayong mga katulong. May mga ngalaga sa prinsipe. O siya, bigyan mo pa ako ng 2 araw para pag-isipan ang tungkol sa pag-anap mo sa nawawalang krus. Salamat mahal ko. Alam kong pahihintulutan mo ako. Mahigit ng 300 taon mula nang ipako si Jesus. At sasabihin mo na naman na nasa bundok sa silangan ng ating kaharian ang nawawalang krus? 300 taon na at buo pa ikamo ang krus? Di na yata ka panipaniwala. Mahal ko, Emperador Constantius, tandaan mo na Kristiyano na ako ngayon at naniniwala ako sa Himala. Himalang buo pa at matatagpuan ko ang Santa Cruz. Reyna Elena, pinabayaan kitang masunod ang gusto mo. Pinabayaan kitang maging Kristiyano. Ngunit, salamat sa pangunawa ng mahal na emperador at idinadalangin ko na ikaw man ay maging Kristiyano balang araw. O siya, papagpahingay mo na ang bata, tapos hihintayin kita sa ating silid. Pumayag na ang Emperador Constantius na maglakbay at hanapin ni Reyna Elena ang krus na may 300 taon nang nawawala. Ayan, nayanda ko ng mga kawal na sasama sa iyo sa paghanap sa krus. Napakahabang paglalakbay yan at kailangan ligtas ang inyong paglalakbay. Maraming salamat mahal ko at dakilang Emperador Constantius. Inanyayahan ko din ang ibang mga reyna ng mga karatig ng mga kaharian na sumama sa misyong hanapin ang tunay na krus. Mahal ko, Reyna Elena. Yay! Pupunta kami sa mga bundok. Makakakita ako ng mga usa at napakaraming mga ibon. Prinsipe Constantino, ayaw sana kita pasamahin kasi... Ayos na, mahal na emperador. Maaalagaan ang prinsipe ng mga sundalo at ng ating mga dama. Huwag ka nang mag-alala. Kawal, tawagin na ang mga sundalong sasama sa paghanap sa krus. Masusunod po, kamahalan. Reyna Elena, hindi ko pa rin maunawaan kung bakit kailangan hanapin at kunin ang krus na kinamatayan ng Jesus na yon. Mahal kong emperador at esposo, sa mga iniligtas, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay kapangyarihan ng Diyos. Pagkamatay sa krus ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Jesus nyo ay talunan at hindi na ipagtanggol ng kanyang mga alagad na walang armas. Kamahalan, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Mahal kong Reyna,
Hindi ako hangal. Hindi ako tanga. Alam ko, kamahalan, hindi ka tanga. Kaya darating ang araw, yayakhapin mo din ang krus ng kaligtasan. Krus ng kaligtasan? Reyna Elena, ang magliligtas sa inyo sa paglalakbay ay ang mga sundalong pinasama ko sa inyo, hindi ang krus na sinasabi mo. Kamahalan, ipinatalo ni Adan at Eva ang kalooban ng Diyos. Nang sundin nila ay ang kanilang hilig, ang kanilang gusto, kalooban. Tama. Ayon sa malimit mong ikwento sa akin, ibinasura ni Adan at Eva ang utos ng Diyos. Sinunod ay ang hatak ng kanilang panlasa. Kumain ng... ano nga ba yun? Kumain ng ipinagbabawal. Ah, kung ano man yung kinain nila, basta sumuway sila. Oo, kamahalan. Ipinatalo ni Eva at Adan ang kalooban ng Diyos. Pinapanaig nila ay kagustuhan ng tao. At sa krus, ano yung sinasabi mo na nanalo at nagtagumpay ang Diyos? Sa krus, nagtagumpay ang kalooban ng Diyos. Kahit na ubod ng hirap, sinunod ni Jesus ay ang kalooban ng Diyos. Isinakripisyo niya ang sariling kagustuhan, ang alwan, ang masarap na pamumuhay. Sinasabi mo na ipinatalo ng Adan at Eva ang kalooban ng Diyos? Oo, at pinapanalo, sinunod ay ang kagustuhan ng tao. At kay Jesus, ano naman ang nangyari? Pinapanalo ni Jesus ay ang kalooban ng Diyos nang sundin niya ang plano ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Naalala ko, kung minsan ay may sinasabi ka pa na ipinagmamalaki niyo ang krus. Oo, kamahalan, sa Galacia, Kabanata 6, Talata 4, iyan ang sinasabi ni San Pablo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mong mga numero. Galacia? Ano yun? Sulat iyon ni San Pablo sa mga taga-Galacia. E ano namang sinasabi ng Pablo sa mga taga-Galacia? Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamalaki. Aber, at bakit naman ipinagmamalaki ang krus ayon sa Pablo mo? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibot ay patay na para sa akin. Ano yung patay na ang sanlibutan para sa iyo? Nailigtas na ako. Nahango na ako sa makasalanang sanlibutan. Makasalanang mundo. Napatawad na ako sa mga kasalanan ko at... Mahal na Emperador, handa na po ang lihiyon ng mga kawal. Mabuti. At dumating na din po ang mga reyna ng mga karatig na mga harian. Ang mga dama, nakahanda na rin ba? Opo, mahal na reyna. Papasukin na silang lahat nang makalakad na ang mahal na reyna. Handa na ang lahat. Makalalakad na kayo. Patnubayan kayo. Ni Jesus na nagtagumpay sa krus. Magagalang na aawit na ang papuri alay, kunit ako ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa atin ay taglay sa lilim ng ikaw.
Mahal na Reyna, napakalayo na po na ating nalalakbay at ni Anino na Cruz ay wala tayong nakikita. Nagalugad na po natin ang mga kabundukan. Isang linggo na po tayo sa paghahanap at... Dito muna kayo. Bayaan niyo akong tahimik na manalangin. Alam ko, matatagpuan natin ang krus. Ako pa din, Father. Doon natin makikita ang Santa Cruz. Purihin ang Panginoon! Ang krus! Ang krus! Natagpuan na natin ang krus! Ang krus! Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang aking ipinagmamalaki. Iyan ang sinasabi ni San Pablo sa Galacia. Bakit pumalaga at ipinagmamalaki ang krus? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin. At ako'y patay na sa sanlibutan. Ayon pa rin iyan kay San Pablo. Reyna Elena, sobra naman lalim na sinasabi niyo. Hindi lang ang ibig sabihin, si San Pablo. Nilinis na tayo ng krus ni Kristo. Hindi na tayo itinuturing na kasama ng mga makasalanang nakatakdang parusahan sa impyerno. Wow! Ligtas na tayo? Pwede na tayo sa ligaya ng langit? At ang lahat po ay dahil sa krus ni Kristo? Tama kayo. Iyan ang kahulugan ng krus, ang ating kaligtasan. Hayaan ninyo siya. Ano ho ang may paglilingkod ko sa inyo? Mahal na Reyna, maaari ba akong makahingin ng mainom? Ako ay naglalakbay at naubusan ng tubig. Ngayon ako ay labis na nauuhaw. Mahaba pa po ang aking lalakbay at dapat ako makarating dahil may sakit ang aking anak. Mga dama, ang tubig! Narito ho, mahal na Reyna. Ito ho ang tubig at pawinin niyo ang inyong uhaw. Magbaon din ho kayo upang hindi kayo mauhaw sa daan. Narito rin ho ang aking korona at ipagbili ninyo at ipagamot ninyo ang inyong anak. Naku, napakabait po ninyo, mahal na Reyna. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ano ho ang problema, Ginang? Tatlong araw at gabi na kami hindi kumakain. Hinang-hina na ako, lalong-lalo na ang aking anak. Pagkalooban niyo sana kami kahit kaunting lamang dyan. Tulungan po ninyo kami. Mga dama, ibigay ninyo sa kanila ang lahat ng natitirang pagkain natin. Ngunit Reyna Elena, konti na lang po ang natira nating pagkain. Ibigay ninyong lahat anumang pagkain ang meron tayo. Narito rin ho ang aking mga alahas. Ipagbili ninyo at ibili ng pagkain ang mapagbentahan. Maraming salamat po, mahal na Reyna. Salamat po, mahal na Reyna. Balang araw, nais ko po na maging kasimbuti ninyo. Alagaan mong mabuti ang iyong ina at magsikap kang mabuti. Nasaan na inyong mga magulang at bakit kayo nag-iisa? Wala na po kami mga magulang. Namatay po sila sa sakit. Naghahanap po kami ng matutuluyan. Nilalamig na po kami at tila magkakasakit pa. Narito ang aking kapa at pansamantala ninyong gamitin upang hindi kayo lamigin. Isasama ko kayo sa aking kaharian. Kaawa-awa ang lalaking ito. Mga dama, madali! At ilabas ang mga gamot at gasa upang malunasan siya. Opo, mahal na Reyna. Narito po. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Walang anuman ho, kung nais ninyo, ay isasama na namin kayo sa aming palasyo upang doon kayo tuluyang magpagaling. Marami pong salamat, mahal na Reyna. Utang ko po sa inyo ang aking buhay.
Mga kawan, alalayin ninyo siya. Mahal kong Reyna, mahal kong Prinsipe, salamat at ligtas kayong nakabalik. Narito at iniaalay ko sa kaharian ang tunay na krus ni Jesus. Nais mo bang ipatawag ko na ang lahat ng mga hari at reyna mula sa iba't ibang kaharian? Nais ko sana na simple na lamang ang maging pagdiriwang at ang ating anyayahan ay lahat ng mga mahihirap sa kaharian. Mas magiging masaya po tayo sa ating kaharian kung makakatulong tayo sa mga mahihirap at kapuspalad. Gaya ng ginawa ng aking mahal na ina sa aming paglalakbay. Labis ko kayong ipinagmamalaki, mahal kong Elena at mahal kong Constantino. Mga dama at mga kapatid, ihanda ang kaharian para sa isang pinagmamalaki.